Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, and as you can see, wala na naman si Baby Motmot dahil nandun siya sa kabila. No? So, ano yun? So, yun na nga, solovista na naman ako. And I don't have any background with me, no. But for today, yan, starting for today, meron na tayong mga kasama kapag wala si Baby Motmot, no. So pinakikilala ko sa inyo at ini-introduce ko sa inyo si, no, hindi make pa sure kung anong pangalan niya, pero naisip ko na sinipapangalan ko siya at cool tayo, no, cool. Ang ipapangalan ko sa kanya is Kulokoy. Yan, ito po. Ano na? Si Kuloko. Yan. So, isa po siyang 3D origami teddy bear. No? So, nasa stage pa lang po siya ng evolving. So, wala pa siyang face. As you can see, but meron na siyang mga kamay, paa, tapos may tenga na rin po siya. So, yan. So, siya po yung makakasama natin. But, as per day goes by, eh, makikita nyo kung paano mag-evolve si Kulokoy. So, yan, makakasama natin siya kapag solubista tayo. And ang init. Whew, grabe init. No? So, yon. And meron din tayo ditong, eto, isang 3D origami base. No? So, eto, pinakita ko na to sa mga previews na, ano ko, na vlogs ko. And ito nga pala ibang mimigay ko kapag na-hit ko na yung first 500 subscribers natin, no. So wala pa namang wala pa sa 100 yung ating subscribers, no. But yan, tataas din yan, no. I believe in the power of law of attraction, no. So darating din tayo dyan. And for now, since sa Luisa tayo, ito muna si Kulokoy ang ano, ang makakasama natin. And ayan, medyo ano pa yung kamay niya. No, so yun, para hindi naman din tayo malungkot kapag nagkwekwentuhan, no. So yun, makakasama ko, no. So yun, for today ang pagkikwentuhan natin, since I have a lapel na, no. So hindi ko alam kung sabon to dahil may nakatapat sa aking electric fan and pang ASMR daw to. ASMR, ASMR, yung mga bulong-bulong, no. So but yun. Well then, and yun, yung pagkikwentuhan natin for today is yung mga kinaiinisan ni BF KGF. Yan. So para po sa mga millennials dyan na couples, and ano, so makaka-relate na naman yung mga millennial couples natin dyan. But kasi siguro kasama na rin natin yung mga 21st century couples, yung mga 90s couples, no. So yun, marami na naman couples ang makikinig dito. So unang banat natin is para sa mga boyfriend. So yun, yung kinainisan ni BF KGF. So tara, kwentuhan tayo. And yun, laki pala ng chunk ko. Nakita yung chunk ko. So yun, yung una natin, teka lang, hindi siya kita sa point niya. So, yung una natin sa mga kinainisan ni BF KGF, ito, marami naman talagang naiinis dito ng mga boyfriend, no. Is yung ugali ng girlfriend mo na pagiging selosa, no. So pagiging selosa, no. So okay lang naman din magselos, no. So actually it's a normal thing na magselos ka. But meron kasi mga babae, no, or kadalasan, hindi naman sa lahat, no, karamihan ng mga babae, kung magselos ay wagas, no. So kung halimbawa malapitan lang ng ibang babae yung boyfriend nila, eh kala mo naman eh aahasin na sana, no. Lalo na kapag yung boyfriend ay mayroong history ng pagiging alam mo na, no. So yun, medyo nagiging paranoid lang tong mga to, no. So mahirap din kasi na mahirap din gumalaw, no. At wait lang, yan, no. So mahirap din naman kasi gumalaw kapag yung girlfriend mo ay panay selos niyo, no. So yung kumbaga wala ka namang ginagawa, eh panay selos na lang yung girlfriend mo. So talagang nakakainis yun,
to the point na yung girlfriend din kasi kung minsan eh gumagawa na ng kung ano-anong kwento, keso ganito, pupunta na ganyan, na dumarating na sa point na hindi na pinapayagan ng mga boyfriend nila na ano, na pumunta sa kung saan mang gusto kasama ng ibang barkada nila, diba? Which is medyo naging nakakasakal na, no? So yun, yung point na yun na nasasakal na yung boyfriend, eh naiinis na siya, diba? At yun din, ito din minsan yung pagiging seloso yung naging minsan na dahilan kung bakit nagbe-break ang magko-poise, no? So kung ako sa inyo, no, kung kayo mga girlfriend na ano, kung aminado kayo sa sarili na medyo selosa kayo, hindi ko naman sinasabing kung wala kayong karapan ng magselos, normal yun, diba? But yung i-ano nyo rin, diba? I-assess nyo rin yung sarili nyo kung dapat ba ganito, ba dapat ko bang pigilan ng ganito, diba? So kung kayo, tiwala kayo sa mga boyfriends nyo, diba, na hindi gagawa ng kung ano mang kalokohan yan, eh hindi nyo dapat sila pagbawalan sa kung ano, kasi diba, nakaka-abuse talaga yun sa totoo lang. So sa mga millennial ladies dyan, eh ang payo ko lang sa inyo, eh ayusin yung mga buhay nyo, diba? Kung wala kayong dapat pagsilosan, eh huwag yung pagsilosan, lalo na kung hindi makagawa mo ng mga boyfriend nyo, eh diba, parang ano rin yun sa pride nyo. So yun. And John, yung next natin sa mga kinaiinisan ni BF, GF is yung ano, tinatawag kong connector. Connector, yan. Ito yung ano, ito yung mga ugali ng babae na ikinukonek. No? Ito magaling dito yung mga babae, ikinukonek yung mga dating kasalanan ng boyfriend nila, no? Yung mga kasalanan dati ng boyfriend nila sa kung ano man ang pwedeng magawa ng boyfriend nila ngayon, no? So hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung paano nila nagagawa yon, pero naikukonekta nila at ang lupit, talagang detalyado yung pagkaka, halimbawa na lang na nakipag-flirt yung boyfriend nila sa kaibigan nilang babae, no? So yan, edi tara na, years na. No, so ito ngayon si girlfriend, ah, si boyfriend nagpaalam, pupunta sa ganito. Ngayon, ang magiging ano ngayon dyan ng girlfriend ganito. No? So papayagan. Tapos bilang magagalit. Sasabihin na lang na, "Oh ano, pupunta ka na naman doon kasama na naman mga kaibigan mo. Tapos ano, magiinom na naman kayo. Mag-aalala na naman kayo. Ganyan-ganyan. Tapos ano, magkikita na naman kayo ng nilandi mong kaibigan natin. Tapos ano, ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Tapos ano, mauli ko na naman kayo. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan." Diba? So, mga babae talaga, na ikokonekta nila. No? Kung naiintindihan nyo yung sinabi ko, bahala na kayo sa buhay nyo. So, but yun nga, ito talaga pinakaiinisan nila kasi nakakabuglot naman talaga yun. Diba? So, pass is pass eh. At tinanggap mo na eh. Diba? So, kung ano man yung iniisip nyo, mga millennial ladies, na pwedeng gawin ng boyfriend nyo, diba? That is unfair to them. Diba? So, kung nagbago na talaga at nakita nyo naman na nagbago na, eh, huwag nyo nang balikan yung nakaraan na ano, pinagsisihan yan eh. Diba? So, ikaw, para kasing nagiging future teller ngayon na porket nagawa na dati, eh, pwede niyang gawin ulit. Diba? Nagiging unfair na kayo sa mga boyfriend nyo. At yun talaga yung nakakainis doon. So, medyo pigil-pigilan lang kasi ang bibig. No? So, para hindi tayo mapunta sa kung ano mang hindi magandang paghiwalay. Diba? And yun. And yun. Yung next natin sa mga kinaiinisan ng BF, KGF is ito, meron talaga nito. Marami nito na ugali ng babae. So, yung tinatawag kong ano, ex-habit. Ito yung ano, ito yung teka lang, nabuta lang. Ito yung ugali ng babae na insecure na insecure sa ex ng boyfriend nila. So, kahit na sobrang tagal na nila, sobrang wala na yung ano nila, yung ex ng girlfriend nila. No, so naiaano pa rin niya. No, so naibabalik pa rin niya yung mga banat ng mga girlfriend nila na ano, na ano kasi si ganto ganyan, yung ex mo ganto, yung ex mo ganyan, ako hindi. So para mas gusto mo yung ex mo, sige, bumalik ka na ba sa ex mo. So ganyan yung mga banat ng babae.
no? Mga boyfriend, comment nyo down below kung ganyan yung mga banat ng mga girlfriend nyo, no? So, talagang insecure na, lalo na kapag sobrang hot chick talaga yung ex nyo, no? So, tapos, pinagpalit, yun yung dumarating yung point na lahat ng bagay na gawin ng girlfriend nyo, eh, ikinukumpara niya dun sa ex mo na hot chicks. Pero ang malupit dyan, no? Ikinukumpara din ng girlfriend mo yung ex mo sa kanya na hindi naman ganun kagandahan. Diba? May mga, ano, talagang, syempre, may mga abilities, diba? Skills, no? So, yan yung mga banat ng mga babae, mga girlfriend na, ano, yun, na, kasi hindi ako ganyan, kasi hindi ako ganito, hindi ko kayang pantayan ng ganyan, hindi ko kayang pantayan ng ganito, no? So, dapat, mga millennial ladies, no? Huwag niyo kumpara yung sarili niyo sa ex. Kasi past na yun, eh. Diba? Dapat isipin niyo na better kayo. Better. Huwag kayong bitter. Diba? Kaya iniwan niyo yun para sa inyo. Diba? Kasi mas better kayo. So, huwag niyong ikukumpara yung sarili niyo sa ex. Palagi niyong iisipin na ako yung present ngayon. Ako yung kasama ngayon. Better ako. Hindi ako bitter. Diba? So, mas maganda kayo dun sa ex niya. Diba? So, huwag na huwag ng mga millennial ladies kasi yan talaga nakakabisit kahit siguro kung sa inyong gawin eh, di ba? So, nakakainis talaga yun, no? So, ba't kasi ang babae, talagang parang normal na nila na ugali yan na ikumpara yung sarili nila sa ibang babae, di ba? So, hindi ko maisip kung bakit, no? So, parang nagiging insecurities na nila basta compare lang sila ng compare sa dati, na dapat hindi. Diba? Palagi niyong isipin na mas better kayo. The present is better than the past. No? Diba? So, yun yung pinakamahalaga doon. Kayo yung nandyan, kayo yung kasama. So, dapat, huwag niyo nang balikan yung mga ex. Diba? So, sa mga boyfriend na may ganitong ugali ng mga GF, palagi niyong ipakita niya sa kanila na mas better sila. Diba? Kasi kung talagang ipinapakita niyo na mas better yung ex niyo, eh talagang ganyan ang mararamdam nila. Which is, kayo na yung may kasalanan nun. Diba? Kaya sila naging ex-habit. Diba? So, ayusin yung mga buhay nyo, ha? Yan yun. And yun, yung next natin sa mga kinainisan ni BF kay GF, ito talaga, parang hindi ko alam, marami talagang may gantong ugali eh. Ano yung sapat? Yung tinatawag ko na withdrawal, no? Withdrawal. Ito yung mga ugali ng babae na magastos, no? So, labas na labas ng pera, ganito ganyan, tapos pag ito ang pinakamalupit. No? Ito ang pinakamalupit diyan, yung girlfriend niyo ang pinakamalupit diyan na gagawin niyan, di ba? Kaso siya nang gastos, nakikita mo ganyan. Kapag ikaw ang humiling, di ba? Nyari, hindi mo na kita magbibili ng ganito kasi ganito, ganyan, ganyan. Tapos, mag-aano pa yan na, siguro hindi mo na akong mahal kasi ayaw mo na akong ganito, ayaw mo akong tulungan sa ganito. Gusto kong bumili ng makeup para sa'yo, gusto kong bumili ng ganito para sa'yo. Pero gastos ng gastos. Di ba? So, mga millennial ladies, huwag naman tayo masyadong mag-aano. Tandaan nyo, girlfriend, boyfriend pa lang. Ha? Pag dumating kayo sa point na mag-asawa na kayo, meron na kayong anak, dapat hindi nyo na inaano eh. Okay man siguro kung gumastos, pero mas maganda sa panahon nyo yun na may ipon talaga kayo. Diba? So, mag-ipon kayo para sa sarili. Okay lang gumastos ng ganito pag-ipunan mo, pero see to it na meron kayong nakatabi. Diba? So, but talaga kasi meron mga girlfriend na OA gumastos eh. Diba? Tapos kapag ikaw na yung humiling na bibili ka para sa sarili mo, ang sasabihin sa'yo eh, huwag na. Huwag ganang gumastos. Meron ko pa namang ganito. Meron ko pa namang ganyan. Meron ko pa namang ganyan. Meron pa. Diba? Yung nagtrabaho ka. O kaya nag-ipon ka sa baon mo. Diba kung nag-aaral ka pa man, college student ka, pinag-ipunan mo. Tapos, hindi ka papayagan ng girlfriend mo na bilhin yun. Diba? Nakakainis yun, Brad. Pero siya, once na nagustuhan niya yun, kailangan niya bilhin yun. Diba? Tapos, pag kulang pera niya, sa'yo hihingi. Yan ang pinakamalupit sa mga ugali. Hindi ko sinasabing lahat ba. Pero karamihan ng mga babae, ganito. Ganito ang ugali. So, talagang sa mga millennial ladies, talagang nakakainis yun.
No, so napakagastos nyo, tapos ayun yung paggastos yung para sa sarili ng mga boyfriend nyo, di ba? So hindi naman sa mga mag-boyfriend na meron din mga mag-asawa eh. Di ba yung mga asawa na sobrang gastos, yung kala mo dalaga pa, di ba? Yung mga kala mo walang anak, kung makagastos magas mo, make up, ganun, okay lang naman yun, magpaganda ka sa asawa mo and everything and stuff. Pero isipin nyo rin yung mga anak nyo. Diba kung may anak na kayo, diba, bawas-bawasan eh. Diba, hindi, kung talagang mahal kayo ng mga asawa nyo, hindi nyo na kailangan talaga gumastos ng malaki para magpaganda. Maganda yun na magpaganda ka sa asawa mo. Pero to the point na nauubos na yung savings nyo, kabibili mo ng makeup, eh parang hindi na maganda yun. Diba, siguro mag-vlog ka na lang din, mag-ano ka, mag-makeup tutorial ka para naman kung ano, eh kumita ka. Para may silba yung pagbili-bili mo ng mahal. Hindi yung ano, hindi mo naman mapapagatas yan eh. Diba? So, medyo bawas-bawasan lang din natin yung ano, yung pagiging withdrawal, mga millennial ladies. Kasi, nakakainis naman talaga yun. Diba? Lalo na pag inuubos yung pera ng mga boyfriend nyo o ng asawa nyo. Diba? Nakakasar yun. Trabaho kayo. Diba? And yan. And John, yung next natin sa mga kinaiinisan ni BF, ni GF is yung tinatawag kong ma-arts. Na ma-arts, ma-arte. Yan. Meron kasi ng mga babae na sobrang arte. Diba? Yung kaartihan na umaabot na sa dulo ng walang hanggan. Na nakakabwisit na nawala na sa lugar. Diba? Meron mga girlfriend, ito, simpleng example lang, ang arte. Yung maglalakad kayo sa kalsada, sa gilid ng kalsada, no? Tapos baha. Diba? Ang gagawin ng mga girlfriend, no? Sa kaartihan, no? Iuusog ka sa gitna. Punyemas na yan, yan yung pinakaiinisan ko eh. No? Yung asawa ko ganyan din eh. No? So, igigilid ka kasi. Igigit na ka sa kalsada, itutula ka pa gitna para lang hindi babasa yung paa, no? So mas pipiliin niya na masagasaan ka kaysa maputikan yung paa niya, no? Marami akong nakikita ganyan eh, yung gigit na sa kalsada, tapos mga dumadaan, mga tricycle, mga truck, mga jeep, no? Para hindi lang maputikan yung paa, magpapasagasaan na lang. Ang pinakamalupit nung buti kung di sila, yung boyfriend nila yung ginigit na. Diba, inis na inis ako sa ganyan eh. Kaya ako talaga tinutulak ko siya sa tubig. Bali nang mabuti ko kung masagasaan ako. Diba, so yung mga classic na example lang yun, yung simple. Tapos yung mga ayaw masikipan, ganito ganyan. So no, yung gagabihin na kayo, pero maghihintay pa ng maluluwag na jeep, ganyan, sobrang arte. Basta maraming kaartehan, so nakakainis na. Okay lang naman maging maarte, pero yung arte na magiging beneficial sa inyong dalawa, di ba? Hindi yung arte na mahasil kayo o kung ano man, eh makakabwisit yun, no? So nakakainis talaga yun, at yun ang pinaka nakakainisan. Siguro dapat ito number 1 eh. And then number 2, no? So kadalasan kasi yung mga laki ng junk ko, no? Karamihan ng mga babae may ganitong kaartihan sa katawan. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila matanggal sa katawan nila yung kaartihan na yun. Ngayon, hindi ko naman sinasabing lahat. Diba? Pero karamihan. No? Or talagang ano lang talaga ng babae na may kaartihan sa katawan. Diba? No? So, yun. Pero sa mga millennial ladies, ang payo ko lang sa inyo. Medyo bawas-bawasan yung kaartihan. Diba? Kasi hindi makakatulong sa bayan. Diba? So, kung maarte kayo, fit to eat na yung arte nyo, eh, may katotohan. Diba? Hindi lang yun dahil may topa kayo. No? So, kung ako yun, dadagukan ko yun. But, yun nga, eh, sa mga millennial men natin dyan, eh, kaya, paano nyo, comment nyo down below kung paano nyo in-handle yung mga ugaling ganito ng mga, ano, ng mga girlfriend nyo, no? So, yun. And John, thanks for watching for today's video, and I hope na meron nakarelate sa mga pinagsasabi ko ngayon. So
I-comment nyo down below kung anong ba yung mga kinaiinisan nyo sa mga girlfriend nyo, no? So, hindi naman din niya malalaman na gumawa na lang kayo ng ibang account para makapag-ano kayo, makapag-comment kayo, no? Sa, and then, subscribe nyo na rin yung channel. Sabay nyo na rin, no? So, yun. Thanks for watching for today's video, and medyo nagmamadali. No, but, kasi papasok ako, no? But, yun nga, since busy time tayo, but we see to it na nagiging daily vlogs na tayo. So mga 2 days akong hindi nakapag-vlog, no? So nung Sunday, tapos nung Monday, election, and kahapon lang ulit ako nakapag-vlog. So yun, ito for today vlog na ulit natin, and titingnan natin sa mga susunod na panahon, no, na maging talagang solid na Monday to Sunday tayo magbablog, since meron na tayong lapel. Yan, at meron na tayong mga kasama. Yan, si Kolokoy. Nakikita niyo yung, yung evolvement ito. No, yung pag-evolve ni Kolokoy. No? So, ngayon, wala pa sa mukha. Yung plain white rin. Plain white, plain blue. Plain pa lang din siya. No? So, magkakaroon na siya ng mukha. Yan. Tapos, yan. So, lalabas na siya. So, ito palang mga 3D origami na to is, kinakredits ko to kay Trans nga. Isa siyang Thai na 3D origami. Yes? Ano tawag doon? Nag-3D origami siya. So, i-ano ko na lang yung link down below. No, down below. No, so, ilalagay ko na lang yung link niya sa baba para makita niyo yung mga works niya. So, sa mga susunod na panahon, nagawa ko ng mga iba't ibang 3D origami para may mga kasama ko sa pagbablogs. No, so, eto, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-subscribe sa channel ko para ito, ipamibigay ko to. Yung 3D origami base V6 ni Trans nga. No, so, ang bala ko dito, tatlo ipamibigay ko. Ayan, mayroon din siyang quilling. Ayan, no, quill. Ayan. Quill flower. No, kay Trans ka mo rin yung tinignan. So, yun. So, medyo, kung makikita nyo, medyo balik ko siya kasi nakagulo yan. Every piece po, ginlo ko para matibay. So, yun. Yeah. Ha? Oo. Oh. Matibay po yan. Every piece yan nakagulo. So, para matibay. So, maganda tong pang, ano, pang display. Wow. Nag-promote. So, subscribe lang kayo sa channel ko para pag umabot tayo ng 500, eh, dun ako bubunot ng first, sa first 500 na subscribers. So, but, yun, medyo matagal pa since hindi pa naman siya napapansin. But, yun, sa mga susunod na vlogs, eh, mamimigay ako ng mga ganito. So, ako po lahat ang gumawa nito. So, from cutting, folding, hanggang sa pagbuo, ako po lahat. No, so, medyo matagal kong ginawa to. No, so, yun. So, yun, thanks for watching ulit. And don't forget to like, share, comment, subscribe na kayo sa channel ko. And click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa daily vlogs. And i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool World, sa aking Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool World, at Instagram, hindi pa ako nakakagawa, hindi ko ma-connect siya sa Facebook. No, so, hindi tayo marunong masyado mag-ano. But, yun, kung may comment kayo sa suggestions, no, para sa topic natin na gusto nyo pag-usapan, pwede nyo i-comment down below at makakasama natin si Kolokoy kahit hindi pa ito nagsasalita. Hindi natin kung mapapagsalita natin to. No, so, yun, thanks for watching, and see you when I see you, mga himba. Yan, himba. Yun, no? So, yun. And, bye-bye! Ay, si Kolokoy, pag-ano natin. Kolokoy, close mo na.